Saan ba nang galing ang katruan na darating ang araw na meron na lamang iisang relihiyon sa buong mundo? Bakit laging sinasabi ng mga ngaral ng Biblia na nagsisimula na ang sinasabing one world, one religion? Nakasulat ba ito sa Biblia? Ngayong araw, yan ang tatalakayin natin. Usap-usapan ngayon ang tinaguriang The Seventh Congress of Leaders of World Traditional Religions. Ito ay isang malaking pagpupulong ng mga leader ng malalaking relihiyon sa buong mundo noong September 14 and 15, 2022 sa Nur Sultan, Kazakhstan, kung saan merong 100 spiritual leader ang dumalo mula sa 50 bansa kasama na ang mga leader ng 3 malalaking relihiyon na si Pope Francis para sa Kristyanismo, Grand Imam of Al-Azhar Amid Il-Tayyib para sa paniniwalang Islam at ang Israel's Ashkenazi Chief Rabbi David Lau para naman sa Judaismo. Alam niyo po mga kapatid, sa buong mundo ay 4 lamang ang naitalang malalaking relihiyon. At ito ay ang Kristyanismo, Judaismo, Buddhism at ang Islam. Ngayon ang tanong, ano nga ba ang ibig sabihin ng one world, one religion? Unang-una ay nais ko pong ibahagi sa inyo ito, mga kapatid. Noon pa man, pagkatapos ng Universal Flood sa panahon ni Noe, ay nagsimula ng dumami ang mga tao at kumalat sa iba't ibang dako. Nasa Genesis chapter 10 verse number 32 po ito nakasulat. At kung pag-aaralan natin yung tinatawag na the seven dispensation, ito ay pumapangatlo, human government kung tawagin. Kasi ito yung panahon na binigay ng Panginoon ang pamamahala ng lipunan sa kamay ng tao. At si Nimrod ang kanilang napili bilang leader sa panahong yon. Nasa Genesis chapter 10 verse number 8 down to verse number 10 nakasulat po yun, mga kapatid. At kung tingnan natin ang chapter number 11 sa aklat ng Genesis pa rin, ay matunghayan natin na nagtayo sila ng isang napakalaking turi sa pamamahala ni Nimrod at tinagurian itong The Tower of Babel. Tingnan lang natin sandali itong nasa verse number 3 down to verse number 6. Ang sabi, nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang siminto. Ang sabi nila, hali kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may turing abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang turing itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. So yan po mga kapatid, nalaman natin na noon pa man ay sinubukan na ng mga tao ang sinasabing one world government at one world religion. At nalaman din natin na ito ay hindi pinayagan ng Diyos na mangyari noong unang panahon. Ngayon ay tila na ulit na naman ang layunin ng mga taong pagkaisahin ang mga bansa at ang mga relihiyon sa buong mundo. Marami ng mga political at security alliances tulad ng United Nations at North Atlantic Treaty Organization ang binubuo ng mga makapangyarihang bansa. At ngayon naman, itong katatapos lamang na 7th Congress of Leaders of World Traditional Religion na naglalayong pagkaisahin ang mga relihiyon sa buong mundo. Alam niyo po mga kapatid, ito ay inaasahan na mangyayari ng mga nagpabantay ng mga kaganapan sa huling mga araw. Bago pa kasi ito mangyari ay nakasulat na po ito sa mga propesiya ng Biblia sa buong kapitulo ng Aklat ng Revelation chapter 17.
Pakita ko lang po sa inyo ang pinakauna at pangalawang talata sa nasabing kapitulo. Ito ay pinakita ng anghel kay John. At ayon sa nakasulat, halika, ipapakita ko sa iyo kung paano paparusahan ang rina ng kahalayan na nakaupo sa ibabaw ng maraming ilog. Ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa babaeng ito at ang lahat nilasing niya sa alak ng kaniyang kahalayan. Ang sinasabi sa talatang ito na rina ng kahalayan ay isa po itong relihiyon. At alam natin na ang relihiyong ito ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos kasi nga nabasa natin paparusahan po ito ng Diyos. Kung tingnan natin ang verse number 5 ay ang sabi na kasulat sa kaniyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan ang tanyag na Babylonia, ang ina ng mga nangangalunya at ng lahat ng kahalayan sa lupa. So ang relihiyong ito pala ay may espiritu galing sa tanyag na Babylonia kung saan nabasa natin kanina dito nagsimula ang layunin ng iisang relihiyon para sa lahat ng mga tao. At sinasabing siya ay nakaupo sa ibabaw ng maraming ilog. Kung tingnan natin ang verse number 15, sinabi rin sa akin ng anghel, ang nakita mong mga ilog na kinauupuan ng babae ay mga lahi, mga bansa at mga wika. So ang kahulugan pala ng maraming ilog kung saan nakaupo sa ibabaw ang babae ng kahalayan ay mga tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika. Ibig sabihin, dahil ang sabi siya ay nakaupo sa ibabaw ay siya ang nagkukontrol sa lahat ng mga relihiyon ng mga tao sa bawat bansa, lahi at wika. Sa madaling sabi, hindi kailangan na sasamba sa isang Diyos lamang ang lahat ng mga tao na alam nating hinding-hindi mangyayari kahit kailan. Kasi alam niyo po mga kapatid, sa ngayon ay mas matindi pa ang giyera ng relihiyon kaysa giyera ng mga bansa. So ano po ba ang ibig sabihin ng One World Religion? Ayon sa talatang pinakita natin, may maraming ilog at may nakaupo sa ibabaw ang rina ng kahalayan. Ibig sabihin, maraming relihiyon, iba-iba ang kanilang sinasambang Diyos, ngunit may isang nakaupo sa ibabaw na nagkukontrola sa lahat ng mga relihiyon. Katulad lang din po ng One World Government, na maraming bansa, iba-ibang pangulo, ngunit may isang nakaupo sa ibabaw na nagkukontrola sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. So yan po mga kapatid, ang ibig sabihin ng One World Religion. At alam natin na ito ay unti-unti nang natutupad sa panahon natin ngayon. At bilang panghuli, kapatid, alam niyo ba na sa panahon ng Panginoong Hesus, sa Millennial Kingdom, ay meron na lamang iisang Diyos at iisang paniniwala sa buong mundo. Sinabi na ito ni Apostle Paul sa kaniyang sulat sa Ephesians chapter 1 verse number 9 down to verse number 10. Sabi, ipinaunawa na sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kaniyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasa ilalim ang mga ito kay Kristo. So yan po mga kapatid, ang pinakahihintay natin na mangyayari, ang maghari na ang ating Panginoong Hesus at sa araw na yun, meron na lamang iisang Diyos, iisang paniniwala at iisang pamahalaan. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo muli ay sana makapag-subscribe po kayo sa King Munting Channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito. At pindutin niyo na rin po yung notification bell kasi marami pa po kong gagawing mga mensaheng katulad nito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.